Ngayong gabi guys, samahan nyo kami. Maglulumpot nga pala kami dito sa loob ng aming palaisdaan. At grabe, napakarami naming nahuling hipon at sugpo dito. Malalaki pa. Sobrang lulusog nga pala ng mga sugpo namin dito sa palaisdaan. Kaso nga lang guys, hindi yan masyadong marami. Tapos maya maya lang, sinalin ko na dito yung mga nahuli namin ni Dugong at may napasama pa ang ayama. Nagluto na rin kami nito dito sa kubo namin para makapag food trip na rin kami. What's up sa inyo mga kanapadaan lang. So ngayong hapon samahan nyo kami. Balak nga namin ni Dugong at ni Tatay maglumpot dito sa aming palaisdaan. Sakto kasi guys, kasi unang dilim dito sa lugar namin. Pag unang dilim kasi guys dito, talagang naglalabasan yung mga hipon at sumasabay sila sa agos. Dito nga guys sa part na to, ayan, tinatahi lang namin dito yung gagamitin namin lumpot. Marami kasi kasing butas yan. Kung may naiiwan kasi guys yung mga isda, kinakain ng daga kaya nabubutas yung mga lambat. Nagprepare na rin nga pala ako dito ng tutok kung tawagin dito sa lugar namin. Ito nga pala yung gagamitin namin dito para hindi umangat dun sa lupa yung ating mga lambat. Tapos ayun, umuwi nga muna kami dito sa aming bahay at kumuha kami nitong solar light tsaka itong maliit na cooler namin ang galing pa kay Kuya Marvin. Tapos nung hapon na nga't malapit ng sumilim, ayan, naglakad na rin kami ni Dugong papunta doon sa prinsa o pretel ng aming palisdaan at gugulatin pa nga kayo ni Dugong sa part na to. Tapos nandito na nga pala tayo sa may pretel o prinsa ng aming palisdaan. Kung mapapansin nyo, mas malaki yung tubig dito sa loob ng palisdaan kaysa doon sa labas. Para kasi pag binuksan natin itong ating mga slab dito sa ating prinsa, umagos yung tubig papunta dito sa labas. Kahit nga may barang dito yung prinsa namin, may umaagos pa rin na malakas na tubig kasi sobrang laki talaga ng tubig dito sa loob at dito sa labas naman. Kung mapapansin nyo, talagang kating-kating na. Bumama nga agad kami dito ni Dugong para iset na yung mga tulos na ilalagay namin dito. Syempre itong lumpot namin gagamitin para maayos na rin habang hindi pa dumidilim. Kasi mahihirapan tayong ayusin yan pag madilim na dito. Kailangan nga pala natin siguraduhin na walang makakalabas o kakawang dito sa lambat natin. Kasi pag binuksan na natin yung prinsan, ako, sobrang lakas ng agos na paparating dito. Sayang naman kung may makakalabas na mga hipon at sugpo. Halos 10 kahoy nga pala o tulos yung gagamitin namin dito, 5 dito sa kabila, tapos 5 rin doon sa may part ni Dugong. Tapos habang dumidilim nga, buti na lang natapos na rin agad kami ni Dugong dito mag-set nitong ating lumpot. Dito nga sinigurado lang namin na walang kawang. Katulong ko rin nga pala guys dito yung tatay ko, ginabagabayan niya kami kung anong gagawin namin ni Dugong. Kasi mahirap na pag nasayang yung laman na hipon nitong ating palisdaan. Tapos maya maya lang sabi ko kay Dugong umangat muna kami kasi napakaraming lamok. Sabi ko dito muna kami magtigil sa taas habang nagiintay kami dumilim yung paligid. At bago nga pala guys ang lahat, nagpapasalamat kami dito sa nagbigay ng clothing namin. Ayan, shoutout nga pala sa CSTMZ Tees Clothing. Salamat sa pagbibigay nyo sa amin sa napakagandang damit nyo na to. At ito na nga guys, sinukat na rin namin ni Dugong at saktong sakto lang pala guys yung XL naming sukat na sinabi ni Dugong. Shoutout nga pala ulit dito sa t-shirt na to. Sana pagpalain kayo ni Lord at lumago pa yung business nyo. Tapos guys, ito na nga pala yung pangako ko sa inyo na pag naka 100k kami ni Dugong na followers, ay i-reveal ko na yung pangalan ni Dugong. Guys, ang totoo nga palang pangalan ni Dugong ay James Reed. Pero joke lang yon, ang totoo nga palang pangalan ni Dugong ay Julius. Tapos ang totoo ko namang pangalan ay Bill. Saka ako na lang guys sasabihin sa inyo yung mga apelido namin ni Dugong. Diba guys, napakapogi talaga ng pangalan ni Dugong kung napapansin nyo. Tapos ayun na nga, back na tayo dito sa ating vlog. Nakahuli nga pala kami dito ng sugpo habang nangingilaw kami dito sa gilid ng pilapil ng aming palisdaan. Tapos nung medyo madilim na nga, binuksan na rin namin ni Dugong itong isang slab lang kasi sobrang lakas ng agos. Hindi namin inalis lahat yung tabon dito sa prinsa kasi baka masira yung lambat. At kung mapapansin nyo, talaga namang sobrang lakas ng agos. Halos nga madala ako dito sa ilalim. Sabi ko nga dito kay Dugong, dito muna siya tumigil at tapakan niya yung lambat namin. Kasi sayang naman pag kumawang ito, makakawala itong mga hipo namin. Tapos dito nga sa part niya to, sabi ni Dugong may mga bumabangga daw sa paan niya ng mga hipon tsaka sugpo. Sana nga lang guys, hindi siya matinik nung sa maral dun kasi mas maano talaga yung danggit na yun kung tawagin. Si Dugong kasi guys ang pinapesto ko dun kasi mas mabigat at mas matangkad siya sa akin. Hindi siya basta-basta madadala nung agos. Makakakapit siya dito sa may taas ng prinsa. Iintayin nga lang namin ito ng almost mga 10 minutes at mapandawin na namin ng unang pandaw namin. Tapos after nga nung pag-iintay namin ni Dugong, ito susubukan namin tingnan itong laman ng aming lumpot. Tapos ayun guys, ito nga pala yung nahuli sa first pan daw namin. Kunting hipon nga lang pala yung sumama dito, tapos itong mga isdang samaral o danggit sa tawagin ko sa ibang lugar. Maganda kasing sign niyan guys na may pumasok na hipon. Sa susunod na aming pan daw, aalisin na namin lahat ng slab para mas pumasok sila ng dire-diretso. Medyo nahahabog kasi sila guys pag may kahoy na nakabarang dun sa unahan. Tapos dito nga sa pangalawang pagkakataon, inalis na lahat namin yung tabon o takip nitong aming prinsa para mas malakas yung agos na lumabas. Mas madadala kasi guys yung mga hipon dyan.
At nung pinandaw na nga namin, grabe, nagulat kami ni Dugong. Ito yung mga nahuli namin. Sakto-sakto talaga guys na inalis namin yung mga harang kasi mas malakas yung agos, mas sumasabay yung mga hipon at mga sugpo. Malulusog rin nga pala yung sugpo namin tsaka yung hipong pasaw dito sa amin. Yan kasi guys, klase ng hipon na yan yung mga wild dito sa lugar namin. Talagang kusa lang silang sumisibol dito sa lugar na to at sa loob ng mga palaisdaan, lalo na pag hindi sila masyadong nahuhuli, nakakapagparami talaga sila. Kaya ayun, pagkapandaw lang namin, sinalid ko na rin agad dito sa amin syo. Siguro nga guys, ilang pas isang kilo tong nahuli namin dito sa pangalawang pandaw. Nagintay-intay nga lang kami guys ulit dito ng ilang minuto para makapandaw ng pangatlong pandaw. At dito nga may nahuli pa akong hipon habang inaabangan namin doon sa may agos. Grabe, nakikita namin ni Dugong yung mga lumalabas ditong hipon. Tapos dito nga sa part na to, malalampas pa sana itong isang malaking ayama. Buti na lang nakita ko agad, makakatakas pa sana at babalik siya doon sa loob ng palaisdaan. Grabe kasi guys yung ayaman na yan, kayang-kaya talaga nilang umahon sa malakas na agos, lalo na pag kinakapitan nitong lambat yung kanilang mga galamay. Ito na nga guys, yung pangatlong pandaw namin ni Dugong. Kasing rami nga pala nung pangalawang pandaw namin at sakto may napasama ditong malaking ayama. Mukhang mapapapudrip na naman kami ni Dugong mamaya pag uwi doon sa aming kubo. Kaya kung makikita nyo sa part na to, ayan o, ngiting-ngiti na naman si Dugong, tuwan-tuwa na naman siya. Ang sarap daw kasi siguro magsinabawan ng hipon na nalagyan mo lang ng luya. At dahil nga marami na rin kaming nahuli ni Dugong at baka rin masyadong lumiit itong tubig dito sa palisdaan namin, kaya titigilan na rin muna namin magpalabas ng tubig dito. Sabi ko kay Dugong, okay na rin itong mga nahuli namin at sinalin ko na nga dito sa cooler. Ito nga pala yung unang show na sinasalin ko. Yun guys, yung unang pandaw at pangalawang pandaw natin. Tapos ito naman guys na huling isasalin ko dito sa malaking show. Ito yung huli nating pinandaw doon sa pangatlong pandaw natin. Grabe, almost mga lampas 3 kilo yung nahuli naming hipon dito ni Dugong at may kasama pa ng malaking ayamang banahaw. Ililipat ko nga lang dito ng show yung ayama kasi baka putol-putulin niya ng sipit yung hipon. Sayang naman yung mga mapuputol na hipon. After nga namin guys maglumpot, niyaya ko na rin si Dugong dito umuwi kasi medyo malamig na at malamok na rin. Tapos medyo maralim na rin talaga yung gabi dito sa park na to. Kaso nga lang daw, bigla kayong gugulatin ni Dugong at ito na nga, bigla na naman siya lumabas doon galing sa likod ng nyug. Pagka uwi nga lang namin dito ni Dugong, ayan, niluyahan ko lang itong aming konting aniit tsaka itong hipon para makakain na rin agad kami. Saktong-sakto yan guys, habang nilalamig kami ni Dugong, sinama ko na rin nga pala itong mga danggit para mas masarap itong sabaw. Kaya guys, samahan nyo kami magpudtrip ngayon ni Dugong dito sa aming kubo habang kami tumatambay. Balak nga sana namin dun magluto sa ating treehouse, kaso nga lang guys, medyo madilim at napakarami na rin lamok at basa rin kami ni Dugong. Kaya naisipan na lang namin na dito kami magluto sa aming bahay na tinutulugan. Kaya ayun, salamat ulit guys sa mga nag-share at hindi mga nag-i-skip ng ads natin dyan sa ating mga video. Sana po pagpalain kayo ni Lord at happy 1,000 followers sa atin. Kita-kits na lang ulit tayo bukas. You know how we do. Se acabó.